سلوك نانا سلوك Business permit
a shopping center. Pero under its valid business permit, there is a declared area of 1,000 square meters with 10 employees personnel. Mukha bang 1,000 square meter to? In fact, this is a 20,000 square meters of shopping center. That's one. Property management functions and services or Isitan Cinerama Complex are performed by Transorient Management Services. The said company has no valid and existing business permit. Ulitin ko ha. Transorient Management Services Incorporated has no valid and existing permit. Napan. Isitan Cinerama Complex is made of following sections and areas: department store, supermarket, and four operational cinemas, parking lot, multiple lease out stalls and spaces. The parking lot area is similarly operated by Tri-Union Properties Incorporated with valid business permit. In relation to the cinemas, there is an existing valid permit for only one cinema out of four cinemas operated by Cineworld Cinerama Incorporated, valid until the end of 2019. In relation to the multiple lease out stalls and spaces, there is no valid existing business permit as lessor. Ulitin natin ha. Yung mall, a shopping mall, may permit. Pero may missed this declaration. Sabi nila, 1,000 square meter lang daw ang Isitan Recto shopping mall. 10 lang daw ang empleyado nila. Same manner, they are not only shopping mall, they are also lesson. Lesson. Sabihin, nagpapaupa sila ng pwesto. Yung kanilang lesson business ay walang permit. Now, actions that the city will be taken. Pursuant with regard to grounds for closure. Pursuant to the terms and conditions laid out in the business permit, Isitan Cinerama Complex shall be closed based on the following: business operation violates any of the existing city ordinances. Section 1.1, Section 118 of the City Ordinance Number 8331 provides that before any person or entity may engage in business cooperation, he or she shall secure necessary permit. In case of Tri-Union Properties Incorporated, it is operating as lessor without business permit for the said activity. In the case of Transorient Management Services, it is operating as property management services without the necessary business permit for the said activity. In case of the cinemas, Cineworld Incorporated has a business permit only for one out of four cinemas.
There is misrepresentation in the applications of the permit for Tri-Union Properties Incorporated. Misrepresentation of actual business area and questionable number of employees. Now therefore, the recommendation of Director Levi Facundo is to shut down the operation of Isitan Mall until they comply with all the requirements with regard to the issuance of business permit. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana maging takdang aral ito sa lahat ng negosyante na magpapalusot sa lungsod ng Maynila. Sa nakalulungkot isipin na yung mga maliliit na nagpapaupa, nagbabayad ng buwis, itong mga malaking naturingang mall, hindi marunong magbayad ng buwis. Kaya po, papanagutin natin sila at hanggang hindi sila nagbabayad ng dapat ikaw mo lang fees and permit, hindi sila pwede magbukas until they comply with all the requirements for the issuance of permit. So you're shutting down the whole mall? The whole mall. I'm sorry to say, they have to stop operation. Magkano business permit? Ikaw quantify pa namin. This is explain mo lang. Since this year. As in, up 2019 mo lang? Yes. Well, that's another thing. What we're after is the closure of the mall because they're operating without necessary permit. More so, kaya kung bakit malalakas ang loob na dito itinda yung mga ninanakaw na cellphone sa mga bata, estudyante, at tao sa lungsod ng Maynila. Sir, how did you find out the business permit? They got our attention because we told them so many times, nag-abiso naman na kami. Sinabihan na namin sa kanila, magpo-operate sila sa siyudad ng Maynila. Mukhang nasanay sila sa dating administrasyon na para bang walang gobyerno. I told them so many times, nakisuyo ako. Hindi ako nagkulang ng paalala. Ang sabi ko, sundin ninyo ang mga bagong polisiya, pakiisa kayo. Ayan. Now they are going to face the consequences of their actions. Question, so that you will know. Did we revoke everything? No, we did not. We shut it down until further compliance of all the requirements for necessary issuance of business permit. So yung positive lang, ayaw na rin sumagot yung bawal na magpinta yun na. Tapos din. Well, you got our attention, tama. Sinabihan kayo, o din napasin kayo, ipabibo kayo. Ayan. Eh, nalaman namin na kayo pala ay mas marami pa. Can you imagine, tama yung analogy mo. Can you imagine, a simple problem, lumabas tuloy ang mga kalansay sa baon. Simple compliance issue, ito tuloy ang nangyari sa kanila. But we have no recourse. Wala kami ng choice. Kailangan namin ipatupad ang kaayusan at ang pag-implement ng batas pang mahirap, middle class at pang mayaman dito sa lungsod ng Maynila. That was a few weeks ago, and we saw pictures. Now, if they're going to bring back the trade, giving opportunity for these criminals to continue to conduct illegal activities in the streets of Manila, then I think it's high time also. We have no recourse but to put things in right perspective and put things in right order. Mayroon talagang dahilan na nakatouch yung na ninanakawan at mamatay na yung ito na sa cellphone. Yes! Hihintayin ko pa bang may mamatay na estudyante? Hihintayin ko pa bang may babasag na windshield? Hihintayin ko pa bang may kakalag ka rin uling senior citizen sa jeep dahil ayaw niya ibigay yung bag niya dahil may cellphone? Hihintay ko pa bang may mamatay? Anong uri ng kapanatagan na mabibigay namin sa mga magulang
dito sa Metro Manila and neighboring provinces wherein dito nila pinadadala ang kanilang anak sa Maynila para mag-aral. Anong uri ng kapanatagan na may bibigay namin sa mga magulang ng mga batang tagalungsod ng Maynila na yung anak nila nasa loob ng nasa labas ng kalye papasok sa eskwelahan and only to find out baka madisgrasya, hihintay ko pa bang may mamatay bago ang aksyon ang lungsod ng Maynila? No. This is now a preventive measures to get the attention of everybody that we are really into it. We are serious when we say and give you ample time to mend your ways or to fix yourself. Di ba mapapansin nyo minsan? Hindi nyo ba na masasabi ko? Binibigyan ko kayo ng 72 hours. Ibig sabihin, fair warning. But pagdisan na nakinig tayo sa tengang kapag ang nakikinig sa atin ay nagtitingang ang kawali, wala na tayong choice. But yung binasa ko is findings and basis for closure of the entire establishment. So, hindi lang ito patungkol doon sa cellphone, that triggers everything because they got our attention. Can you just show the order? Yeah, we were about to. Sugar, di ba remember? Yung pinagsabihan na sila dati. Hindi, isa siya. Kasi you'll get your attention. You will get the attention kapag ka, bakit may nangyayari dream mo, monitor, malaking negosyo. Tapos dati ang illegal nasa Oblo, nasa Eskinita, ngayon ang illegal nasa Estanque na, nasa Bon. Teka, baka nasanay sila sa luma, no, may bago ng gobyerno ngayon. Sir, yung management nakakapagod sa inyo sa cellphone? Well, hindi ko sila nakausap. They have to explain before the Office of the Business Permit and Licensing Office. Okay. So for now, I would like to read to you. This positive portion na lang. Pursuant to this, further investigation was conducted and as per of this office, the following findings are established. No business permit. As lesson. Violation of terms and conditions of business permit as shopping center. Sign, Bernardino Siang, Officer in Charge, Director Levi Facundo. Your business permit, business establishment hereby ordered closed, effective immediately. This is for Buka! Kuya, kuya, kuya.
Ini mah TV.
ako nakadaan. Motor. Kena.